Nagpadala ng liham kay Judge Juan Marciano ang Lunes, June 3, ang kampo ni former United States President Donald Trump na sinasabing ang mga alalahanin ng korte ay hindi nagbibigay katwiran sa patuloy ng mga paghihigpit sa mga karapatan sa malayang pananalita ng dating Pangulo. Napatunayang guilty si Mr. Trump sa 34 na bilang ng falsifikasyon ng mga record ng negosyo, kabilang na ang pagbabayad para mapanatiling tahimik ang isang porn star na nagsasabing nagkaroon ito ng relasyon sa kanya. Inilabas ang gag order noong Marso 26 na nagbabawal kay Mr. Trump na magsalita sa publiko tungkol sa mga saksi, hurado, taga-usig, kawani ng korte at mga miyembro ng kanilang pamilya. Sa liham na isinulat ng mga abogado ni Mr. Trump na sina Todd Blanche at Emil Bobe sa hukom, sinabi nilang dapat magkaroon si Mr. Trump ng malayang pagpapahayag sa kampanya. Ayon sa kanila, ang kaso ni Mr. Trump ay lalong tumibay matapos na magsalita sa publiko ang kanyang kalaban sa politika na si US President Joe Biden tungkol sa kaso. Dagdag pa nila, hindi magawang ipagtanggol ni Mr. Trump ang kanyang sarili laban sa patuloy na pampublikong pag-atake ng mga saksi para sa prosekusyon tulad ng kanyang dating abogado na si Michael Cohen at ng pornstar na si Stormy Daniels. Binanggit din sa liham ang paglahok ni Trump sa unang presidential debate laban kay President Biden na nakaschedule sa Hunyo 27. Si Trump ay hahatulan ni Judge Marcian sa 11 ng Hulyo, 4 bago siya opisyal na ideklarang kandidato sa pagkapangulo ng Republican Party. Paulit-ulit na hiniling ng kanyang kampo na alisin ang gag order, ngunit palaging tinatanggihan ito ng hukom. Sa panahon ng paglilitis, pinagmulta ni Judge Marcian si Mr. Trump ng $10,000 dahil sa paglabag sa gag order at nagbanta na ikukulong siya kung magpapatuloy pa. Ang order ay nagpapahintulot pa rin kay Mr. Trump na punahin si District Attorney Alvin Bragg na nagdala ng kaso laban sa kanya. Iginiit ng mga taga-usig na kailangan ng gag order upang protektahan ang integridad ng kasong kriminal na ito at maiwasan ang pagkiling ng hurado. Noong Biyernes, sinabi ni Trump sa mga mamamahayag na naniniwala siyang dapat nang mag-expire ang gag orders sa pagtatapos ng paglilitis at naghahanap ng klarifikasyon ang kanyang mga abogado mula kay Judge Marcian. Noong Biyernes din, tinawag ni President Biden si Mr. Trump bilang nahatulang kriminal at niya sa mga mamamahayag sa White House. Alvin Soledad, umahataw sa balita. Ngayon,